kabili. So ngayon, araw ng Friday. May Friday ngayon ah. Eh? So nandito tayo sa Bulacan. May order tayo food. So may roast beef, saka chicken cordon bleu, fish fillet, yan. Saka may isang pasta, rice. Tapos lahat nung pang-giveaway nung ikakasal sa atin lahat in order. Tayo gagawa. So, sige mga kabili, magkakape muna si Chef Ace. So, time check, alas 6 ng umaga ngayon. Medyo malamig-lamig pa rin ngayon, kahit summer na. Eh si Lola Remy, Lola Remy. Morning. Okay mga kabili, magkakape lang ako tapos magluluto na tayo. So 8:30 kasi kailangan ma-deliver ko yung pagkain, pang-almusal dun sa isang malaking resort dito sa amin sa Bulacan. Thumbs up. So kahit pa paano, kikita ng konti si Chef A. So sa mga nag-aabang dun sa mobile resto ko, so yun na, konting-konti na lang yan. Nakabili na tayo ng mga high pressure. Napakita ko po sa inyo. So ito po bahay namin. Yan. So bahay ng Biananco. Nakabili, ito yung high pressure na nabili natin. Ito yung ano ko ha, gamit ko sa ano to ha, sa pamingwit ko. Ito mga kabili, yan yung high pressure na sinasabi ko na madalas namin ginagamit sa ano, sa restaurant. Okay. Okay mga kabili, magre-ready lang kami ni Mrs. doon sa kitchen, ayan si Mrs. Wala pa soklay si Mrs. Ayaw tumingin sa camera. Magagang tawanan na naman to. Okay mga kabili, thank you. Okay mga kabili, start na tayo sa pagpiprito. So ito kagabi, nagawa ko na. So naka ano na to. Naka free cook na siya. So medyo matagal po kasi siyang gawin, kaya hindi ko na-demo. Pero darating po ang ano, i-demo natin yan, step by step. Cordon bleu. Tapos white sauce po ang gagamitin natin dyan. Tapos ito po yung ano, fish fillet mga kabili. Yan, ganyan po kanipis ang ginagawa ko. So i-dip natin yan, ang dip niyan, ketchup, cordon bleu, tapos yan. Tapos ito po yung pressed milk. Pressed milk po ginagamit kong pang ano niyan. Yan po, selecta. Yan po yung ginagamit nating white sauce, pandip dito sa cordon bleu, saka sa roast beef natin, ito na rin gagamitin natin. Parang lengua style ang gagawin natin. Hey mga kabili, start na tayo sa pagpiprito. Paprito muna tayo mga kabili. Ayusin lang natin ang camera, yan. Prito time. So ito mga kabili, go golden brown na lang natin yung cordon bleu. Ayan, kailangan pag mainit na po yung mantika, ilolocker nyo para hindi masyadong offset yung balat. Ito mga kabili, madalas orderin din sa atin to, itong cordon bleu na to. Marami nakakagusto kasi yun nga po, hindi ka pares ng sa iba, dried yung sa kanila. Ito medyo may pagka-juicy yung loob. So kailangan low fire po mga kabili para pati yung loob maluto. Initin nyo muna yung mantika, saka nyo yung lulopay pag mainit na po. Cordon bleu, tapos white sauce. Ang ginagawa kong white sauce dyan na pandip niya, diesel cream, chicken cubes, paminta, saka pressed milk, butter.
mga kabili, ayun na po. Naka isang set na tayo. Nakaluto na tayo ng cordon bleu. Isang set, ayun po. Tapos second batch na po yan. So mga kabili, shoutout ko lang to. So may yung mga shoutout natin, ayusin natin na para maisingit na natin. So sa mga kabili natin dyan na naghihintay ng shoutout, huwag po kayong mag-alala. Gagawin po natin ng paraan. Lahat may shoutout. So apat na video na po kasi ni Chef A ang naka-schedule for shoutout. Medyo ano, madami-dami. So ito, nag-personal message po kasi. Shoutout natin. So shoutout, mamita sa Amerika. Hello, congrats, ganda ng channel mo. So Edwin Gabiola and Elena Gabiola from Oxnard, California ata to niya, no? Yun. Hello po, Sir Edwin Gabiola and Elena Gabiola. Yan. Elvira Reyes Giron. Yun, may channel din po si Ma'am Elvira Reyes Giron. Elvis Kitchenette. Yan. Parating niyo po silang nakikita sa aking link. Nilalagay ko po si Mamita saka si Ma'am Elvira. So, Sophia De Jesus. Hello, Ma'am. Kagabi nasa ano din siya, may nasa link po din sa baba. Tita Tess Pablo and Nanay Remy, hello. Saka si Ma'am Ellen Lee. Saka si sino pa ba? Sino? Yan na, Lady Diane's, Ma'am Jan Kitchen, Hitwit Perm, saka si Lala Mo Brain, Boss Noy TV, GT Jomark Sigwa. Yan. Hello po sa inyo. Saka si Ma'am Grace Renturia. Magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon, ayun nga po, sabi ko, busy ako ngayon dahil may order tayo. Tapos yun, happy birthday sa mama po ni Idol Kaparmer. So mama, ngayon. Saka ano po, promote ko lang po si Kaparmer's Bro. Yan, napakasarap po ng lechon nila. Ano na lang po, pa-subscribe and like. Type nyo lang po, Kaparmer's Bro. Lalabas na po. Kapatid po siya ni Idol Kaparmer. Okay, mga kabeli. Tingnan ulit natin mamaya to. So, isasama ko kayo kung saan ko i-deliver to mamaya. Thank you. So, ito, tinatanggal natin toothpick, mga kabeli. Kasi yung cordon bleu, tinututpikan po para hindi siya bumuka. Yun o, kita nyo po yung keso lumalabas. Nagme-melt. Tapos, congrats, Ma'am Lee. Dumating na yung AdSense pin mo. Tapos, happy birthday sa mister mo. Ay, cellphone ko. Na po tayo ng sauce ng ating cordon bleu. So, tutunawin lang natin butter, mga kabedi. Raymark Francisco, hello. Yes, inanak, hello. Hapa. Alin? Sa 170 niya, Argentinos. Sa 170 po pabigay niya. Sa inyo. 170? Hindi, 370. Okay na yan, Mark. Sige. Okay na yan. 1,120. Oh, okay na yan, Mark. Salamat. Sige po. Arya. Galing ko na lang po. Pasabay na lang ako, Mark. Mga 10. Mga 9 po. Pwede po ba mga 9? Sige, kaya lang, baka maghintay ka dito sa bahay. Magdi-deliver ako.
Eh, mga 10 na lang po. Mga 10 na lang. Sige, sige. Salamat, Mark. Ingat. Thank you po. So, mga kabele, ito, butter, tapos harina. So, lulutuin lang natin yung harina sa butter. Tapos, breast milk. Pag natunaw na yung harina, sa breast milk na tayo. Kita ba? Tapos isa nestle cream, mga kabeli. Chicken cube, isa as paminta. Naglalagay tayo yung paminta, mga kabeli. Sa chicken cubes, pampalasa po niyan. Sa sauce po yan ng cordon bleu. Cordon bleu. So yan, kausap ni Ma'am Lee namin. Madam Lee, congrats. So mga kabeli, chicken cubes, isa po. At maglalagay tayo ng SL cream, isa din po. Piprito ulit. Pag ito, mga kabeli, lumapot na po. Okay na po yan. Yan o. Kasi pag lumamig ito, mga kabeli, lalapot pa po yan o. Bagay na muna lang tayo ng konti kay Ma'am Limi na monetize yun. So ayan, mga kabeli, tignan nyo po. Malapot na po yan, mga kabeli. So pag lumamig pa po ito, lalapot pa po yan. So lagay muna natin sa tabi. Punas. May tatabi muna natin. Tapos ano po tayo, wala akong alomi, wala yung kawa ko, nasa Pampanga. Tita Remy. So mga kabeli, gagawa tayong sauce ng ating roast beef, mga kabeli, ha? Sa kanin na. So butter, mga kabeli. So mga kabeli, ginamit natin yung mushroom. So ito po. So hindi tayo nakabili ng Campbell. So ito na lang, pwede naman po yan. Tutunawin lang po natin yan. Tapos fresh milk. Sasabayan natin siya ng fresh milk. So ito na rin po yung pampalapot natin. Ayan po siya. So yung mushrooms at yung butter, pinagsama na natin. So lalagyan na natin ng fresh milk, mga kabeli.
Tapos pag kinapos po ito sa lapot, sigurado kakapasin po sa palapot to. Ano yun natin? Lalagyan tayo ng arena. Tutunawin natin yung arena sa tubig. Tapos maglalagay tayo ng dalawang nestle cream, all-purpose cream. So yan lang natin kumuluto mga kabeli. Dadagdag pa siguro tayo ng fresh milk. So sa 4 na kilong roast beef. Okay. Na, kinapos na tayo sa oras, mga kabeli. Sabagay, isa na lang gagawin ko, yung ano na lang, tuna pasta. May yung spoon and pork, baka maano. So, ito na mga kabeli, ito na po yung tsura. So, maglalagay tayo ng dalawang beef cubes. Saka paminta. So, optional naman po. Kung gusto nyo dagdagan yung beef cubes, pwede nyo bawasan. Pwede isa lang. So, ayan po. Malapot na po siya. Tapos dadagdagan natin ng konting fresh milk. Ayan, kasya na siguro ito. So ito mga kabeli, palalamigin ko lang to. Tapos okay na rin po to. Ibubuhos na lang natin mamaya doon sa pinakataas na roast beef. Tapos lalagay na po natin yung slice mushroom natin. Slice mushroom. Sarap. So ito yung pinaka-sauce natin mga kabeli. So pag ganito po, kailangan tuloy-tuloy lang po yung halo kasi madali yung masunog yung fresh milk. Sorry. So ngayon, sasabay na natin yung nestle cream mga kabeli, dalawa. Dalawang pack po na yung nestle cream, all-purpose cream. So yan mga kabili, hintayin lang natin kumano to, kumulo. Pag kumulo na to, pwede na natin patayin yung pinaka yung kalan natin. So okay na po yun. Ipingin ang kutsara, titikman ko lang. Maliit yung wireless natin, mainit eh. Okay na po yung lasa mga kabili. So kulang tayo sa paminta. So dadagdagan natin ng konting ano, ground pepper. Ayan po. Mix ulit. So ayan, lalapot na po ng kusay mga kabili. Tapos si Mrs. ayun, nagre-ready na nung ano niya, Doritos. So ayan. Okay mga kabeli, okay na po ito. Papatayin na natin ang kalan natin. Kabeli, gagawa tayo ng ano? Ng sauce nung Doritos. May tubig, isang baso. So, inuna natin tomato ketchup. Okay. Tapos, asan na yung ano? Wireless. Tapos, oyster sauce mga kabeli. Pang ano po itong ginagawa natin na paminta,
Ang ano po, sweet, ano ba yun? Sauce nung pispilay. So medyo nabablanko ako. Nakakaisip nung ano. Tapos naglalagay tayo yung brown sugar. So yung brown sugar siguro mga kabeli, lalating ko na to. Mga 2 tablespoons. I-mix lang natin. So, ito na po yung pinaka-ano, tapos tutubuyin natin yan para dumami lang po siya. So, ano po siya, matamis na masim-masim. Tapos lalaputan natin, mga kabili. Sige, sige. Saan yan, Mia? Cordon. Cordon blue yan, sauce na yan. So, pakukuloy natin to mga kabili. Nakataas pala. Pakukuloyin lang natin, tapos lalaputan na natin. Tapos, last na po yan, yung pasta natin. Tuna pasta. So, ang budget na itong ginagawa natin, kasama lahat po, pati yung pag-giveaway nila, nasa 15,500 po. So, 17 pack po yung ano, yung pang-giveaway nila. So yan, pakukuluan ko, tapos pakukuluan natin, tapos lalagyan natin ng arena, pampalapot po. So malabnaw po siya, kailangan niya ng konting lapot. Yun mga kabeli. Hirap na walang cameraman ha. Mag-air na nga tayo ng cameraman niyo. So nakita niyo po mga kabeli, kumukulo na. So nagbabubbles na siya. Pwede natin lagyan ng konting pampalapot. So ang pampalapot natin arena mga kabeli. Kasi pag cornstarch po, medyo minsan pag lumamig po, nagtutubig yung cornstarch. Yung arena hindi po. Nag-i-stay yung lapot niya. So yan, malapot na po yan. Palalamigin lang natin ng konti bago natin lagay dun sa lagayan. Okay na to mga kabeli. Papatayin. So si Mrs. po yung nagre-ready, nagpe-prepare ng mga kakailanganin. Tapos yung Dory Piece. Piece fillet, yan. So isang set na lang siguro to. Tapos plating na. Yun, si Ma'am Lee may order. Yan. So yan mga kabeli, start naman tayo sa ano po, tuna pasta natin. So maglalagay tayo ng butter mga kabeli. Butter, tapos cooking oil. Kung dito na lang tayo kukuha ng cooking oil mga kabeli. So ngayon susutuin natin yung garlic. So mas maraming garlic, mas masarap mga kabeli. Tapos meron tayong ring onion. Pasta. So yung pasta natin mga kabeli, 1 kilo lang po. 1 kilong pasta. Pasayin lang natin ang konti mga kabeli. Tapos yun. Yung Dory Piece natin, last na to. Yan dyan sa loob, pinasok ko yung Dory Piece. Kakasya ba sa Montero Sport natin yan? So bagay wala naman mga sauce eh. So tostoyin lang natin ng konti yung garlic mga kabeli. Tapos 2 chicken cubes. Meron tayong ano, tuna,
Flexin oil. Tapos parsley, mga kabili. Oo, bubu pa yung parsley natin. Ketchup pa lang, mga kabili. Tulog pa yung mga bata. Hmm? Kahit si Angela, ano? May sticker ka pa? Meron. Lagyan mo yung sticker yung ano nalang. Bagay mo na lahat yan? Hindi separate mo na lang. So mga kabili, pwede na natin lagay yung bawang. Ay! Sensure ito na, bawang. Wala na, nakoplang ko na. Yan, so satay lang natin yung garlic. Garlic, saka yung tuna. So dudurogin natin yung tuna, mga kabili. Tapos maglalagay tayo ng chili flakes. So yung chili flakes natin mga kabili, tantyahan na lang po kung gusto yung spicy siya, nasa inyo po. So ayan, isang kilo naman po to. Siguro mga isang tablespoon po linagay ko. So mga kabili, lalagay ko na yung ano, dalawang nor cubes, chicken cubes. So parsley, lalagay na natin. So chopped parsley. Tapos nagtira ako ng parsley rito mga kabili. Sasama natin mamaya, lalagay natin doon sa pinakapasta. Time check me. Ano oras na tayo? 3:30 na ba? So mga kabili, lalagyan ko lang ng ground pepper. Ha? Yung rat yung dobra. So tapos lalagyan na natin ng onion, ring onion. Yung ring onion po optional, kung gusto nyo meron, pwedeng wala din po. So tapos kukuha tayo na ito mga kabili. Tatabi muna natin pang ano natin, pantatapings natin. So ito yung gagamitin natin pantapings sa taas. Yung bawang, sibuyas. Okay. So mga kabili, lalagyan na natin yung pasta natin. So isang kilong pasta po. So imimix natin yung mga kabili. Tapos lalagyan na natin ng konting parsley. Mix lang natin mga kabili hanggang kumapit yung oil sa pinakapasta. Kasi yung oil, yun ang nagdadala ng lasa. So mga kabili, lalagay na natin lahat tong parsley natin.
So, pasensya na, yung mga gamit natin nandun sa farm eh. Naiiwi ko lahat dun sa farm ni Idol eh. Yan, chili flakes, meron na to. Kumanin natin yung oil din ito. So, sinama ko yung oil nung ano, yung pang-dressing natin sa taas para kumapit na po yung lasa. So, okay na to mga kabedi. So, palalamigin ko lang ng konti mga kabedi kasi pag dinirekta natin sa aluminum pan, may tendency po kasi naluluto yung pan eh. So, maninipis lang po kasi nabibiling pan dito sa atin. Pag bumili ka naman nung makapal, ang mahal ng presyo mga kabedi. Nasa ano? Halos yung aluminum pan lang eh, puhunan na, 70 pesos na isa eh. So, kung tutubo ka lang ng 150 per kilo, wala mangyayari. Baba ng price. So, sabi ko nga, bahala na si YouTube. Okay na. Okay mga kabili, okay na po tayo sa tuna pasta. So, mag-i-slice na tayo roast beef. Okay mga kabili, anuhin ko na po yung ano. Yung ating tuna pasta. Tuna pasta. So yan ang itsura mga kabili ng tuna pasta natin. So yan. Tapos ito itatoppings natin sa taas mga kabili. Tapos di tayo nakabili ng ano mga kabili ha? Parmesan cheese. So, didiscarte na naman si Chef eh. Gagamitan natin regular cheese mga kabedi. So, magnolia po. Kagandaan lang kasi ng ano, ng parmesan, may konting alat. So, okay na to. Yan ang problema rito. Pag marunong kumain ng ganito yung kliyente, yari tayo. Kasi ito talaga, parmesan cheese po talaga linalagay dito. Pero dahil kaibigan naman natin yung order, pwede na siguro. Bahala na sila. Sabagay, bayad na to mga kabili. Hindi na nila pwede i-cancel. Joke lang po, nagbibiro lang po ako. Okay, one down. Okay na to mga kabili, pababalutan na lang natin kay Mrs. So mga kabili, roast beef na tayo. I-slice na po natin. Ito yung ginawa ko kagabi na roast beef. No. Lambot. Lambot mga kabili, ang ganda na lambot. Yeah.
Yung mga beli, ayan na po, yung pagkain natin. Tapos doon po si Mrs. eh. Roast beef yan. Ah, ayusin mo. Hindi, upo ka na muna. Kakalungin mo na lang. Tapos ito, tuna pasta. Patong mo na lang dyan, yan. Dito? So yan, ah, ah, ah. So yan, ang buhay namin mag-asawa pag may mga order. So, si Mrs. hindi pumasok ngayon, nakalib. Pag may order kami, big order, di talaga siya pumapasok. Okay, Nami? Hindi, patong mo lang, hindi masisira yan. Ito? Oo, dyan, dyan. Ayan mga kabili, touchdown na tayo. Ayan po si Renz, siya yung kapatid nung ikakasal. So mga kabili, first time ko makarating dito sa hotel. Pero nakakapag-swimming kami sa loob. So yung likod kasi nito, ano siya? So anong tingin mo sa akin? Likod nito ang resort. Tapos ito yung pinaka-lobby niya sa loob. Tol, di naman bawal mag-video rito, ano? Sabagay. So, yung mga nagbabalak magbakasyon na OFW na kaibigan natin, ito po yung mairerecommend akong pinakamalapit na hotel dito sa amin. 8 waves, tapos likod neto. Ayun, may ano siya. Pero okay lang mag-video na. Saan po ba yung pakasal mo yan? Sa vlog, magbablog. So, ayan mga kapatid. Dito lang sa information. So tapos may pancake. May restaurant din pala sa loob. Pancake House. Papasyal ko lang kayo ng saglit na saglit lang. Kasi bawal tayong mag-video dito sa loob. Ayan. Hello po. Marami naman nagsiswimming ate? Marami na din. Marami na din. So ito yung 8 waves. Ito yung kauna-una ang may waves dito sa Bulacan. Pa? Okay, mga kabili, ganito. Tapos, ito yung information. Diego TV Gonzales. Para, nandito sa 8 waves. So, ikakasal kasi yung kapatid ni Renz. Dito sila naka-stay. So, yun. Binabanan ko. So, pasensya na. Nag-vlog ako. Sige, pare. Kukuha na lang kitang camera. Baba mo na lahat. Lugin. Wala na nga ako tutubuhin sa'yo. So, mga kabili, yung customer ang pinagbaba ko nung ano. Hindi po, si Renz po ay kaibigan ko. Siguro meron ng mga 7 years na magkakilala kami niyan. Tropa. So yung tatay niya, siya yung pinaka head chef dito sa 8 waves na to. Yan, galing. Laki na ito mga kabili. Tol, ilang rooms yan Ron? Marami ano? 50 rooms.
Paano? Doon na lang sa bahay. Thank you rin. Babay ka muna. Shoutout mo, misis mo. Shoutout si Diego TV. Diego TV Gonzales. Yan, mare, ha, napasyal kita sa 8 waves. Kaya lang, ganito lang sa baba. Hindi tayo makakakit sa taas. Yan, ha. So, may pictorial. Ayan po. Yung nagpipictorial doon, yun yung ikakasal na kapatid ni Paring Renz. So yung linuto natin doon, mga special guest po kakain nun, mga kilalang tao dito sa amin. Okay mga kabeli, ano ba? Hanggang dito na lang po yung vlog ni Chef A. So abangan nyo po yung pangalawang set ko para sa ano nila, pang giveaway naman po. So ang gagawin ko, amunado lang po. Tapos yung leche plan saka Arellanong Bangos, in order na lang natin sa kaibigan. Kasi baka hindi kapusin tayo sa oras. Medyo matrabaho po kasi yung ano, yung Arellanong Bangos. Okay mga kabeli, ingat po ang lahat. God bless. Saka tuloy-tuloy lang po yung support. Thank you.